isang nagngangalang Tars ang namumuno dito. Si Tars ay namamahagi ng mga bata. Maraming mga bagong panganak na halimaw sa lupa. Ang patakaran dito ay mapabilang ang mga bata sa sinumang nagnakaw sa kanila. Ang pinuno at ang kanyang mga nasasakupan ay sapik na pinapanood ito. Ngunit ang isang mahinang babae na si Sola ay hindi makakuha ng anumang bata. Sa oras na iyon ay naroon din si Jan, kaya inutusan ni Tars si Sola na alagaan si Jan. Pagkatapos nito ay ginamot si Jan tulad ng isang bagong silang na sanggol. Dinala siya sa baby shower at hinugasan ng mabuti. At pagkatapos ay winisikan siya ng disinfectant na pulbos at pinainom ng gatas. Ang lugar na ito ay Mars. Si Jan ay dinala mula sa Earth ngunit nahuli siya ng bansang Tark. Sa gabi, nang nais niyang lumabas, isang asong alimaw ang nakatingin sa kanya. Siya ay tumayo at tumalon ng mataas. Gayunman, kahit saan siya tumalon, ang aso ay nasa harapan pa rin niya. Ngayon ay kailangan niyang tumalon sa bubong upang takasan ang aso. At sa mga oras na iyon, ang buong bansa ng Tark ay mayroong isang salusalo. Nang biglang tumakbo ang aso sa gitna ng salusalo, na siyang napag-inis sa mga halimaw kaya't sinaktan nila ito. Hindi nakatiis si Jan, kaya't sinubukan niyang pigilan ang mga ito. Dahil dito, sinuntok niya hanggang mamatay ang isang halimaw. Marahil dahil sa grabidad dito, mas malakas siya kaysa sa dati. Dahil si Sola ang responsable sa pag-aalaga sa kanya, ay naparusahan siya. Ang tanging kahilingang galing sa pinuno ay ang tumalon siya pataas at pababa. Nang biglang maraming spaceship ang lumilipad sa himpapawid, ang pulang bandila ay kumakatawan bilang malakas na bansa ng Sudanga, habang ang asul naman ay kumakatawan sa mahinang bansa ng Helium. Isa sa mga spaceship ng Sudanga ay nagpalabas ng isang asul na sinag na pumutol sa isa sa mga spaceship ng Helium. Nagpatuloy ang hari na si Sab sa pagbaril sa mga sundalong Helium gamit ang sandatang iyon. Hinanap niya ang prinsesang si Deja mula sa bansa ng Helium. Sa mga oras na iyon ay nagnakaw siya ng isang spaceship at lumipad palayo. Ngunit bumangga siya sa spaceship ng Sudanga na humantong sa kanya upang mahulog sa labas ng spaceship at dumanas ng isang mapanganib na sitwasyon. Nang makita ito ni Jan ay agad siyang tumalon sa himpapawid upang iligtas siya. At pagkatapos ay sumakay siya sa isang spaceship para talunin ang lakas ng Sudanga. Mabilis na nagpadala ng mga tao si Haring Sab upang arestuhin si Jan. Ngunit sa oras na ito, ang pinuno ng Tark ay nagpadala ng kanyang hukbo upang atakihin ang spaceship at umatras ang Sudanga. Nagdiwang ang mga Tark, si Tars ay labis na nasiyahan na napili niya ang tamang tao. Ang Sudanga ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa Mars dahil sa kanilang malakas na militar, pinagsama-sama nila ang buong planeta. Sa daang taon, ang bansang Helium lamang ang nakikipaglaban sa Sudanga. Isang araw, isang misteryosong puwersa mula sa mundo ang naglakbay sa lugar na ito. Isang salamangkero ang nagbigay kay Sudanga ng isang malakas na sandata. Mula noon ay panalo ang Sudanga sa halos lahat ng laban. Ang Helium ay agad na bumagsak sa isang mahinang posisyon at ang hari ng Helium ay napilitan ipakasal ang kanyang prinsesa kay Haring Sab mula sa Sudanga. Ngunit hindi matanggap ng prinsesang si Deja ang kasal na ito kaya tinangka niyang tumakas. Pagkatapos na siya ay maisalba ni Jan, agad siyang umibig sa una nilang pagkikita. Tinanong niya ito kung saan niya natutunan ang ganoong talon. Sinabi niya na nagmula sa daigdig, dinala niya ito sa templo ng Tark. May mga tala sa bato tungkol sa pintuan ng ISS na kung saan ang mga tao mula sa daigdig ay maaring dumaan sa Mars. Iyon ang naging diyos ng lahat ng bagay dito. Napagkasunduan ni Nadeja at Jan, nadadalhin niya ito sa pintuan ng ISS upang ibalik sa daigdig kung tutulungan niya ang kanyang bansa na mananalo sa digmaan. Nang biglang sumugod ang mga tao ng Tark, si Sola ay papatayin na sana dahil sa pagdala sa kanila sa templo. Ngunit si Tars ay nagpasya na patawarin dahil anak niya ito. Gayon din ang dalawa kasama si Sola at ang aso ay nagsimulang maglakbay. Bawat sulong ng bundok at ilog patungo sa pintuan ng ISS ay laging may maling na darama sina Jeda at Jan. Nang inilagay nila ang susi dito, ang lahat ng ilaw ay bumukas pagkatapos ay maraming mga misteryosong simbolo ang lumabas sa lupa. Dahil nais nilang basahin ito, kailangan nilang hanapin ang material sa templo. Sa sandaling sila ay paalis na, namalayan nila na nakapalibot sa kanila ang kalaban ng mga Tark. Ang angkan na ito ay kontrolado ng isang salamangkero at mabilis nilang inatake sina Jan at Deja.
Dahil alam niyang ang lahat ay nasa panganib, nagpasya si John na makipaglaban mag-isa. Sinimulan niyang pabagsakin ang bawat halimaw at sinuportahan din siya ng aso. At nang ang bawat patay na katawan ng halimaw ay nakasalansan tulad ng isang bundok, si John ay nagpatuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sa puntong iyon, ang spaceship mula sa Helium ay dumating din upang tumulong. Patuloy sila sa pagbaril ng walang tigil sa mga kaaway, dahilan upang hindi sila makatakas. Sa wakas ay nakaligtas sina John at Deja. Nang biglang lumitaw si Sab at inangkin na siya ang nagligtas kay Deja, lumalabas na ang kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ni Sab ay hindi pa nakansila. Nang magising si John, isang general ng Helium ang dumating upang kausapin siya. Iminungkay nito na gawin siyang isang hostage at tutulungan siyang makalabas dito. Sumunod ay nagtulungan silang talunin ang mga sundalo sa labas. Dinala siya ng general kay Deja na malapit ng ikasal. Hiniling niya sa mga kasamang dalaga na umalis at sinabi kay John na natuklasan niya ang isang paraan para siya ay makabalik sa daigdig. Nang sumugod ang mga tao ni Sab, si John ay nakaalis na rin. Ngunit nasa planeta pa rin siya, lumilipad sa langit. Sa tuwing siya ay tumatalon, naghagis siya ng isang bato at lumipad ito hanggang ilang daang metro para gumawa ng ilang hakbang na maaari rin siyang lumipad ng ilang daang metro. Bilang isang resulta sa hindi sinasadya nang maapakan ang isang landmine at nawalan ng malay si John. Dumating ang aso at dinilaan ang kanyang muka. Ngayon ay napagtanto niya na hinahantay pa siya ni Deja. Sa makatuwid, siya ay bumalik sa Tark at humingi ng tulong. Ngunit ang pinuno ng Tark ay pinalitan. Ang dating pinuno na si Tars ay nakakulong sa bilangguan. Sa kasamaang palad, sina John at Tars ay parehong dinala sa arena. Lumitaw ang armadong puting gorilya at agresibo silang itinulak palayo. Mabilis na tumalon si John nang sa gayon ay maiwasan niya ang mga nakakamatay na suntok ng gorilya. Tumalon muli si John sa ere na may kadena upang ibalot sa gorilya. Sinubukan ng gorilya na kumawala at sa hindi inaasahan, natulungan pa siya nitong makakuha ng isang bato. Binalot ni John ang kadena sa paligid ng bato at sa isang iglap ay napatay niya ito. Ngayon ay sinalo niya ang espada sa ere at pinatay ang iba pang gorilya. Sa loob ng isang segundo, siya ay naging bayani at ang buong arena ay isinisigaw ang kanyang pangalan. Hinamon ni John ang bagong pinuno ng Tark. Agad niyang pinutol ang ulo ng pinuno sa isang galaw lamang. Sa ilalim ng suporta ni Tars, nagpa siya si John upang dalhin ang hukbo ng Tark upang iligtas ang Helium at ang prinsesa. Sa gabi, si Deja ay papunta na sa seremonya ng kanyang kasal, kasama ang hari ng Sudanga. Nang malapit na silang magkaroon ng isang seremonya ng alak, ay biglang dumating si John. Ito ay isang bitag ng mga hukbo ng Sudanga na nasa labas. Ang kanilang plano ay nailantad. Nagpadala si Sab ng kanyang mga hukbo upang labanan ang Helium. Ang magkabilang panig ng mga hukbo ay agad na nagsimulang makipaglaban. Hinawakan ni Sab si Deja at lumipad sa ere. Ngunit si Deja ay matalino. Sinaksak niya ito sa kamay ng isang brotse. Habang siya ay mahuhulog, dumating si John upang iligtas sa pagkakataon. Nakatingin siya kay John nang nakangiti at masaya. Sa oras na iyon, isang higanting spaceship ang lumipad sa palasyo. Ito ay ang hukbo ng Tark. Sinamantala ni John ang pagsaksak sa likuran ni Sab ng espada. Sinunggaban ni John si Sab upang tanungin siya ng ilang mga katanungan, ngunit bigla siyang naging bato. Si John ay magiging bato rin na naglagay sa kanya sa panganib. Sa kabutihang palad, nakita ni Deja ang salamangkero, kaya't pinutol nito ang kanyang kamay at ginaya pa nito si Deja para pagbantaan. Sinubukan tumakas ni Deja at nakawin ang susi ng pintuan, ngunit kinuha ng salamangkero ang pagkakataong ito upang tumakas. Sumuko ang Sudaga matapos na mapatay ang kanilang pinuno. Sa pagtingin sa mga malambing na mata ni Deja, si John ay wala nang balak bumalik sa daigdig. Handa na ang lahat para sa isang kasal, kaya inuutos ng pinuno ang kasal para sa kanilang dalawa.